I try my best na i-grab ang pagwa ang full potential. Resort, gawa siya sa container van. Yung mga container vans na to, itatapon to or isusunugin. So, syempre, di ba? Parang yung usok sa environment. Mahi siya okay. Itong women group na to, tagpi-tagpi, we've been working with them from the start. Dati, nagbibenta silang stuffed toys made from plastic that our guests bring and the nets that we bring out into the ocean. Tapos nag-evolve sila into just plush toys, into sensory toys like ito, happy octopus. Reversible siya na merong sad octopus. Tinuruan sila ng testa na ng skills, pero in the end, pag hindi nagtulungan yung community to sell, hindi sila magsusunod. Alam mo ba na bago pa mausok alarm clock at smartphones, may mga tao noon ang trabaho tagagising sa umaga ng ibang tao. Gising na! Umaga na!
Isang marangal na trabaho sa Britain at Ireland ang tagagising noong 19th century hanggang 20th century. Tinawag sila mga knocker-upper. Mahal pa kasi noon ang mga mechanical alarm clock at wala pang tiwala ang mga tao rito. Kaya naisip nila na magkaroon na lang ng tao na maaasahan tagagising tuwing umaga. Kadalasang alas 3 daw ng umaga, gumigising ang isang knocker-upper. Magsisimula siyang umikot sa kanilang lugar para gisingin ang mga tao sa request nitong oras. Sa mga mataas ang bahay, gumagamit na mahabang patpat ang knocker-upper para tuktukin ang bintana at magising ang kanyang kliyente at di mahuli sa trabaho. Nasa hanggang 100 kliyente raw kada knocker-upper at pinipili ito ang mga magkakalapit lang na bahay para walking distance lang at hindi siya mahuli sa panggigising. Dapat alam mo na tinuturing na isang respetadong profesyon noon ang pagiging knocker-upper at sinisigurong nababayaran sila. Mahalaga ang kanilang papel sa komunidad dahil kapag hindi nagigising sa oras ang kanilang kliyente, siguradong sisanti ito sa trabaho. Yan ang dapat alam mo. Heto na mga balita at kwento. Dapat alam mo! Kasamang neophyte ng biktima ng gazing ng Tau Gamma Phi na si John Matthew Salilik. Lumutang at itinuro ang fraternity officials na sangkot sa pagkamatay ng biktima. Isa pang kaso ng pagkamatay ng estudyante sa gazing ng parehong fraternity. Nangyari naman sa Cebu nitong Disyembre. Isang medical evaluation o medevac helicopter na may 5 sakay. Kabilang ang isang pasyente. Nawawala pa rin matapos mag-takeoff sa timog na bahagi ng Palawan patungo sa isang ospital sa bayan ng Brooks Point. Tigil pasada ng mga transport group na tutol sa jeepney modernization program. Tuloy na tuloy pa rin sa susunod na linggo ilang transport groups. Lumutang bilang pagsuporta sa modernization program. At Pilipinas, pinalo ang Maldives, Malaysia, Indonesia at Japan bilang best dive destination ng Asia. Mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan ng ating mga pangalan. Kaya naman ang ating mga magulang, palaging pinag-iisipang ibigay sa atin ang ating mga natatanging pangalan lamang. Hindi lahat ng tao ang nabibiyayaan ng buong pamilya. Kaya naman mag-anak na pinaghiwalay ng mga pagsubok. Walang ibang hangarin kundi muli silang magsama-sama sa hirap man at ginhawa. Mga kapuso, kasamang neophyte ng gazing victim ng Tau Gamma Phi, lumutang para ituro ang ibang suspect at ang mga bakas na iniwan sa pinagdausan ng fraternity casing sa Binyan, Laguna. Paspasan natin ang mga balitang Dapat Alam Mo! Neophyte na kasama ni John Matthew Salilik, itinuro ang 6 na frat men na kasama sa initiation rites. Ayon kay Roy de la Cruz, habang nakasalang siya sa initiation rites, naririnig rin daw niya noon ang ginagawa kay Salilik. Dahil dito, agad inaresto ang 6 na miyembro ng Tau Gamma Phi na nasa police station na inimbitahan lang kagabi ng pulisya para makunan lamang sana ng salaysay. Ngayong araw, dumating sa Department of Justice ang 2 sa 6 na inarestong frat men para sumailalim sa inquest. Sa ngayon, pinaghahanap na ang umunay 10 pang sangkot. Natukoy na rin daw ang kanilang pagkakakilanlan. Inilabas din ng Binyan City Police ang kanilang matrix ng mga sangkot o posibleng may kinalaman sa initiation rites ni Salilik. Hazing victim ng Tau Gamma Phi na si John Matthew Salilik namatay dahil sa severe blunt force trauma to the lower extremities. Batayan sa inilabas na autopsy report ng pulisya sa bangkay ni Salilik. Ibig sabihin, napuruhan talaga ang ibabang parte ng katawan ng biktima. Kwento naman ng isang sumukong miyembro ng Tau Gamma Phi na nag-initiate kay Salilik. Napag-usapan nilang dispatchahin na lamang ang bangkay ni John Matthew dahil marami raw fingerprints sa katawan nito. Napag-usapan din daw na sunugin na lamang ang bangkay pero hindi na ito ginawa. Humingi rin ng tawad ang suspect. Labi ni John Matthew Salilik na iuwi na po sa Zamboanga City. Nakaburol na sa isang funeral parlor si Salilik ayon sa amang si Geoffrey Salilik. Ipaglalaban ng kanilang pamilya ang hustisya sa pagkamatay ni John. Laban daw ito hindi lamang para sa kanila kundi para na rin sa iba pang nabiktima ng hazing ng mga fraternity. Sa Sabado, nakatakdang ilibing si John Matthew. Nagpahatid naman ang pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya Salilik. Tiniyak ng Pangulo na makakamit ang hustisya sa pagkamatay ni John Matthew.
Dumulog sa public attorney's office ang ina ng isa pang biktima umano ng hazing ng tao gamma fee na nasawi noong Disyembre sa Cebu. Umarap sa press conference ng PAO si Lenny Baguio, nanay ni Ronel Baguio na nauwi second year engineering student ng University of Cebu. Kwento ni Lenny, sumailalim umano sa hazing ng tao gamma fee fraternity si Ronel noong December 10. December 18 daw, nang sabihin sa kanya ng anak na nahihilo siya, nagsusuka ng may kaunting dugo at nahihirapang huminga. Dinala daw sa ospital si Ronel na mga kasama sa dormitoryo. Pagdating ni Lenny sa ospital, patay na ang kanyang anak. Base sa autopsy, namatay si Ronel sa samut-saring physical injury na kanyang tinamo. Humingi raw ng tulong pinansyal ang kanyang ina mula sa universidad para makauwi ang labi ng biktima. Pero tinanggihan daw siya ng pamunuan nito dahil hindi raw nangyari sa universidad ang hazing. Iginit pa raw nito na walang kinikilalang fraternity ang universidad. Gumawa na ng PAO ang PAO ng draft complaint. Bukod sa mga miyembro ng tao gamma, kabilang sa mga nirereklamo ang isang instructor sa universidad na umano'y nag-recruit at nagbigay ng instructions kay Ronel tukol sa initiation rites. Wala pang pahayag ang University of Cebu at ang inirereklamong instructor. Tingin naman ni PAO Chief Attorney Presida Acosta, dapat amyendahan ang anti-hazing law at isama sa may pananagutan sa hazing ang buong paaralan at fraternity. Dapat buwagin na rin ang mga fraternity na tinatawag niya mga halimaw ng lipunan. Hindi maiwasan ang stress sa dami ng nangyayari sa ating buhay. Pero kung lagi ng stress, dapat preno muna at mag-relax-relax sa ilang simpleng stress baka hindi madaan sa simpleng pahinga lang. Sino ba naman ang gustong ma-stress? Hinay-hinay lang. Dahil ang hormone na tumutulong sana sa katawan para malabanan ang stress o pagod, maaaring magdulot ng komplikasyon kapag nasobrahan. 2019 na mapansin ng 22 anyos na si Jocelyn ang biglang pagbabago sa katawan. Nag-research online si Jocelyn tungkol sa mga nararamdaman, pero ang inakalang sintomas ng sakit na polycystic ovary syndrome o PCOS lumala at nadagdagan pa. Nagkaroon din siya ng malaking bukol sa batok. Nagpalipat-lipat si Jocelyn ng doktor para malaman ang kanyang tunay na sakit. Parang na-misdiagnose pa din po ako noon with lupus. Kaya meron isa pong doktor na to prevent daw po na mapunta sa lupus, pinainom niya po ako ng yun daw po ay nagko-contain ng steroids. Hanggang kumonsulta siya sa isang endocrinologist o espesyalista sa mga hormone-related diseases. Ano kaya ang totoong karamdaman ni Jocelyn na nagsimula lang sa simpleng stress? Ang nakakabahala, baka may malalang komplikasyon na yan. Sundan ang buong kwento maya-maya lang, abangan niyo po yan. Heto pang mga dapat, alam mo, nawawalang helicopter na ginagamit ang air ambulance sa Palawan, hindi pa rin natatagpuan. Oil spill sa dagat malapit sa Nauhan, Oriental Mindoro, kinumpirmang galing sa lumubog na oil tanker. At on break, may heart stars Richard Yap at Joey Santa Maria may patikim na kilig sa fans. Sa pagbabalik ng Dapat, alam mo! Yung bato niya parang oblong siya, tapos kapitan po ng alambre para po mahigpit yung tali, tapos lagyan din ng tela para mukhang galamay po ng pugita po, para po yung pugita po sumusunod yan pag hinihila-hila mo yan dun sa lalim ng dagat po. Kaya po yun, kinakagat kasi
Yung pugita kasi may ano yan, dalawang mata yan, tapos yung mata niya ganito yung forma ng mata niya. Tapos yung dito, banda dito sa ilalim ng mata niya, banda sa liig niya, may circle kasi yan, ang lingin sa ilalim niya. Yan, kinakagat ko yan kasi pag mapisa yon, mawala na po ng lakas yung pugita po. Hindi na talaga yan kakapit kahit saan-saan. Iba na din yun ng kulay, biglang pumuti na po yan. Hindi naman po, delikado yung pagkagat ko po kasi po sa simula pa elementary po ako, tinuruan na po ako ng aking ama kung paano kaligtas. Ang iwasan lang po is yung ano niya po, yung bibig niya kasi may ngipin yun at saka yung ngipin niya medyo matalim talaga yun. Kailangan talaga na di talaga didikit sa balat mo para hindi ka makagat po. Yung kinikita ko po sa araw-araw po is minsan po abot po ng 800. Kapag wala ko masyadong huli, minsan po 400 lang, 300. Mga kapuso, patuloy pa rin ang paghahanap sa isang private helicopter na ginagamit bilang air ambulance sa Palawan. Pagmamayari ito ng Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS na na-feature kamakailan sa Stand for Truth ng GMA. Ayon sa Philippine Coast Guard, sakay nito ang isang piloto, isang nurse, isang pasyente at dalawang kaanak. Bigla na lamang daw itong hindi na-contact habang nasa ere kahapon bandang 35 nautical miles sa silangan ng bayan ng Balabac. May limang aircraft daw na tumutulong sa paghahanap ngayong araw. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nagpadala rin ng ilang officers mula sa Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board sa Facebook page na nanawagan ng kumpanya ng tulong pinansyal para sa rescue operations. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na galing nga sa lumubog na tanker na MT Princess Empress ang nakitang oil spill malapit sa dagat ng Nauhan Oriental, Mindoro. Sa pahayag ni PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, sa panayam sa kanya ng unang balita, sinabi niyang maitim at matindi raw ang amoy ng langis na tumagas sa dagat kaya posibleng ito na ang industrial oil na karga ng lumubog na tanker. Naglagay na raw ng oil spill boom ang Coast Guard para mapigilan ang pagtagas ng lahat ng 800,000 liters ng langis. Bumuo na rin ang DNR ng Task Force na Nauhan Oil Spill na tututok sa namumuong environmental disaster. Samantala, update po sa isinasagawang search and rescue operation sa bumagsak na Cessna plane sa Albay. Naibaba na po mula sa dalisdis ng bulkang Mayon sa Albay ang 3 sa 4 na labing pasahero nito. Ayon kay Kamalig, Albay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr., naibaba na po ang mga bangkay sa barangay Anuling. Inaasahang marerecover na rin sa loob ng araw na ito ang huling bangkay. February 18 nang nawala ng contact sa Cessna plane na umalis mula sa Bicol International Airport patungo Maynila. Makalipas ang ilang araw ng search and rescue operations, natagpuan ang debris at mga labi ng pasahero nito sa matarik na dalisdis ng Mayon Volcano. Patuloy pa rin iniimbestiga ng sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Ito naman, pampakilig naman tayo sa OMG. Hindi pa man nag-uumpisa, inaabang ang Kapuso Kapamilya serya na Unbreak My Heart. Abay, may patikim na kilig na agad ang ilang cast members nito. Sa IG account ni Richard Yap, nag-post siya ng cute selfie nila ng kanyang katambal na si Jody Santa Maria habang nasa taping. Ang selfie na yan, ha, nagpakilig sa kanilang fans. Kami kailan lang po ay nag-taping si Richard at Jody sa Milan, Italy at sa Switzerland. Ang Unbreak My Heart series ay collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Kasama ni Richard at Jody si Gabby Garcia, Joshua Garcia at iba pang malalaking stars ng dalawang network. Ito pa ang mga dapat alam mo. 7 araw na transport strike, tuloy kaya sa susunod na linggo? Kapuso couple Janilyn Mercado at Dennis Trillo, back to vlogging na nga ba? At Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, bakit kaya bumisita sa monumento ni Gato C. Rizal? Sama-sama nating alamin ang mga yan sa pagbabalik ng mga kwento at balita. Dapat alam mo!
surfing, parang yun na talaga yung buhay ko eh. Parang dito na ako lumaki na nagsisurf talaga, dito na ako kumikita, dito na ako nabubuhay. Parang ito na yung parang naisip ko na way na parang gagawin ko for mga susunod na mga anong nangyayari sa akin. Kabataan ko, mga kalabang ko talaga mga lalaki. So walang category for girls, so wala akong choice kundi makipaglaban sa kanila, which is ay na nananalo ako. Nung nagkaroon na ng mga surfers like Siargao, nagkaroon ng women's category, kami-kami yung nakikita sa competition. Ngayon, hindi na sila nagko-comp, pero ako still competing. Nakikita na, encourage ko yung mga kababaihan na Saturday si nga, ano pa, parang antagal na niya sa ano, surfing career niya, pero ngayon nasa national team siya. So always remember to cover your head. Kasi pagka nag-nose dive yung board, minsan mabalik siyang ganyan. So para lang maprotect natin yung head natin. Tuloy pa rin ang isang linggong tigil pasada ng ilang transport groups sa susunod na linggo. Yan ay kahit in-extend ng LTFRB ang deadline para sumali o bumuo ng kooperatiba hanggang December 31. Umaasa ang grupong manibela na makikinig ang LTFRB sa kanilang panawagan na mabagong ilang provision ng PUV Modernization Program. Gaya ng pagpapaintulong sa mga hindi naman masyadong lumang unit ng traditional na jeepney na bumiyahe pa rin. Ayon naman kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III, kasama sa pinag-aaralan ng pagbabago sa Memorandum Circular base sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang nagpahayag ang ilang transport groups na nakapag-consolidate na rin na hindi sila sasali sa tigil pasada. Suportado rin daw nila ang PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa ikalawang araw ng kanyang official visit, ginawara ng University of the Philippines ng Honorary Doctor of Laws degree si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Pagkilala yan sa kanya bilang scholar sa buhay, gawa at turo ni Dr. Jose Rizal at bilang kinikilalang eksperto sa economics, democracy, freedom, governance, Islam and democracy. Matapos ang conferment ng honorary degree, nagbigay ng lecture ang Malaysian Prime Minister tungkol sa ASEAN. Bago yan, pinangunahan ni Ibrahim ang wreath laying ceremony sa monumento ni Rizal kaninang umaga. Kagabi naman, pinag-usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos at Ibrahim ang security cooperation ng dalawang bansa, agriculture, digital economy at iba pang issue. Nagpalitan din sila ng regalo kung saan ibinigay ni Pangulong Marcos kay Ibrahim ang kopya ng nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Nakipagkita rin si Ibrahim kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, malalim ang samahan ng dalawa na kundi raw nagkita noong 2018. Samantala, giniit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa kanyang talumpati sa UN Human Rights Council. Sinabi ni Remulla na may gumaganang justice system sa Pilipinas, kaya wala raw jurisdiction ng ICC sa mga Pilipino. Kailanman eh, hindi raw naging at magiging state policy ang extrajudicial killings. Bagamat may mga napapatay sa police operations, hindi raw makatarungan na isiping lakat na ng ganitong klaseng pagkamatay eh, state-sponsored. Kasabay nito, nilatag ni Remulla mga reforma sa justice system na ipinatutupad ng gobyerno, gaya ng pagpapabuti sa estado ng mga kulungan at pagpapababa ng bail bond para sa mga mahihirap na nasasakdal. Giniit ni Remulla ang pagtataguyod umano ng Pilipinas sa karapatang pantao. Ito pang mga dapat alam mo, ang historic win ng K-pop girl group na Twice sa Billboard Women and Music Awards. Babae sa Tayabas, Quezon, itinulak ng kanyang live-in partner sa tulay. Matindi yan, ha? At ang back-to-back win ng Pilipinas bilang best dive destination. Marami ba tayo mga balitang dapat alam mo?
when I go to bookshops like yours, and I've been to bookshops overseas, for example, The Strand in New York. Shakespeare and Company sa Paris, etc. No, ano to eh? Kita mo na yung selection of books nila is curated. Hindi sila yung nagtitindala ng mga bestsellers, no? Pinipili talaga yung mga libro according to what they think even not general audiences would like, no, but niche audiences, no? Mm-hmm. Yung mga naghalibawa, yung your bookstore of course is a good example of that, na it's probably the leading outlet for Bicolano literature, no? Mm-hmm. Maybe in the world. Kasi sa yes. Panama, sa I mean where else, diba? But yun nga, that really matters, no? So if you mm-hmm. were to give advice to, let's say, other people who might see your example as an inspiration and see it as a maybe even as an opportunity for business, but also to create a cultural heart in their own communities, how would be the best way to start? Yeah, mahirap-hirap yung ganong tanong. Sa tingin ko, you allow things to grow. Mahalaga yung ikaw, kahit anong bagay siguro na sisimulan mo, hindi naman nangyayari overnight ang isang bagay. Savage Mind is not an overnight project. We started really, really small, like collection lang ng walang ganoong intensity ng mga bagay sa loob. But through the years, at kahit na nagkaroon tayo ng lockdowns at ng pandemic, na itatawid natin dahil siguro malinaw sa amin na while we are based in a specific location in Naga, we want that experience of Savage Mind to be experienced by some of our communities in Bicol in particular. So lumalabas din kami, marami kaming mga reading activities, marami kaming reading communities na ginagawa sa Bicol, mga bata, mga indigenous people, ang mga kababayan nating agta sa Buhi at Iriga. Inilalabas namin sa ganoong espasyo at pinapalawid yung karanasan. Siguro, you start small, but, you know, continue to explore means, creative ways as to how you would make that experience of the book. There's no place like home. Pero paano kung ang mga magulang mismo ang sadya nang iwan sa kanilang mga anak para mabuhay ng sila-sila lang? Paano kaya muling bubuin ang musmus na daing ang kanilang inaasam na pamilya? Yan ang kwentong inalam ni Sandra Aguinaldo. Kung titingnan larawan ng isang masayang mag-anak ang pamilya Ribay, mahigpit ang yakapan at matatamis ang ngiti. Pero ang totoo, unti-unti pa lang silang bumabangon sa malaking dagok na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Nito lamang Pebrero, kumalat ang nakaantig na video ng magkakapatid. Marami ang naiyak, matapang nilang ikinuwento ang kanilang kalagayan. Wala po kami nangyay na. Ganito talaga yung kahirap na. Lalakit ako muna. Iniwanan kami ng nanay namin na wala naman pong magawa kami. Wala naman pong kasalanan ng papa namin. Ang magkakapatid na nasa 8 hanggang 12 taong gulang lamang, kailangan daw nilang buhayin ang kanilang sarili matapos iwan ng kanilang mga magulang sa isang bundok sa Rizal. Mas ko na po sasamahan. Kaya naman po ito namin gawin magkakapatid itong buhay na kaya namin itong pansubok na ito, nilalabanan lang po namin ito. Una munang umalis ang kanilang ina kasama ang panganay at bunsong kapatid. Nang magkasakit ang kanilang 43 anyos na ama na si Pedro,
Umabo na rin daw ang relasyon ng kanilang mga magulang. Sabi ni Mrs., siya daw magtatrabaho. Hindi, pumayag ako. So, eh, bigla naman, awang ko, pag dalawang buwan, hindi na umuwi. Tapos natawagan ko, uwi daw siya. Tapos hindi naman magtatrabaho daw eh, sa Cubao. Maano ako, nandun pala sa, ano, hindi ba si Habukirin, tatanim sibuyas daw siya. Wala naman akong trabaho minsan eh, kasi gawa ng sumasakit ganito ko. Pag sumasakit, nahihirapan kasi ako magbuhat-buhat eh. Dahil kailangan kumita, wala rin daw nagawa si Pedro kundi iwan ang mga anak para maghanap buhay sa Ulingan. Para makatipid, higit 2 linggo niyang hindi nabibisita ang mga anak sa kanilang tahanan. Naisip ko, nag-uling na lang ako, sumama ako, 4 na tao kami. 1 linggo, pagka Merkulis, sinuwi ko sila dahil tinignan ko may pagkain, wala na. May tinitingnan ng kapitbahay ko doon, sabi, titingnan ko naman anak mo, pag walang bigas daw, binibigyan 2 takal na bigas. Ang magkakapatid na Ribay, natutong tumayo sa sarili nilang paa. Sila na mismo ang nag-aasikaso ng kanilang sarili. Hindi umaasa sa iba. Kami-kami lang po nagbabantay kung wala siya kasi matagalan po siya talaga umuwi. Ako po nagsasayang siya naman sa ulam. Magtutulong-tulungan na lang po kami magtinis. Pupunta po kami doon sa may ilog. Pag-uulan po, hindi po talaga kami makakalaba. Ako lang po yung nagkukuha ng talbo, tas puso. Tulong-tulungan lang po kami magkapatid eh. Si Jerome at Jasmine ang tila tumatayong magulang sa kanilang mga kapatid. Lalo na kay Oliver na merong developmental delay. Inaalagaan po namin siya ng maayos. Papakainin po namin, tapos papalikuan. Pinalak naming hanapin din ang kanilang ina, pero walang makapagbigay ng impormasyon kung saan siya maaring makita. Ag-uploader ng video na si Bench, napukaw raw ang kalooban sa kwento ng magkakapatid. Ang hirap po, ng, lalo na walang magulang na gumagabay. Kasi po naranasan din po namin ng isang broken family. Sa pamamagitan ng batang si Jerome, naramdaman ko muli kung gaano kahirap mabuhay dito sa mundo noong mga panahon na talagang ang hirap din ang buhay namin. Sa tulong ni Bench at iba pang nagmagandang loob, magkakasama ng muli ang pamilya Ribay sa kanilang bagong tahanan sa San Pedro, Laguna. Bukod sa bago nilang tirahan, makapagsisimula na rin sila ng maliit na kabuhayan. Sa mga anak mo kay Pedro, ano, nungad namin na mas mapabuti yung buhay nyo. Ano, kasama ng mga anak mo. Opo. Tulong na ating mga kababayan. Salamat po mga kababayan. Ang Municipal Social Welfare sa San Pedro, Laguna, nagpaabot din ng kaunting tulong. Sinimulan na rin nila ang profiling ng pamilya. Ang Barangay Landayan nagbigay rin ng tulong sa pamilya Ribay. Bibigyan pa kita ng pwesto sa plaza. Ay, maraming salamat. Para di ka na mag-iikot. Salamat sa inyo sa tulong talaga kay Sir Jane, sa mga kababayan na tumutulong sa amin. Nagpapasalamat ako na sobrang-sobra. Salamat po. Higit sa mga material na bagay, ang isa pang hiling ng magkakapatid na Ribay. Sana nga mabuo na po itong pamilya natin, kaya bumalik ka na po, Mama. Namimiss na po kita. Mama, umuwi ka na po uli kasi kailangan ka na po namin makita. Pagka-uwi mo po dito, yayapusin po kita. Ang mag-anak na pinaghiwalay ng mga pagsubok, muling nagkasama-sama dahil hindi nawala ng tiwala na ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ang muling magbibigkis ng kanilang pamilya. Ako si Sandra Aguinaldo, at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. Looking for news and latest information? Yung pala almost more than a minute na pala ako hindi humihingi. Watch GMA News in Public Affairs. Stand for truth. The digital newscast where you can find the biggest stories of the week. Binabaril kami talaga pag nasalaot kami. So kami, ano ang laban namin doon? Dalawang ranger po namin ay pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis on local and global affairs. Mukhang hindi naman seryoso si Presidente na terminate yung MBFA. Na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals kasi nabili na yun eh. That matter for every Filipino. Oh, so good. Gusto na lang daw po niyang umuwi na. Doon na lang daw po siya mamatay sa Pilipinas. Empowered by young producers and innovative mobile journalists. Catch us at GMA News and Public Affairs TikTok, Facebook, and YouTube channels. Stand with us. Stand for truth.
best way to begin our year for 2023. Alas 6:02 na ng gabi. Heto na mga balita at kwento. Dapat alam mo! Carrier bag ng motorcycle delivery service, hindi parcel o pagkain ng laman, kundi anak ng rider? Babae, tinulak bigla ng living partner at nahulog sa isang tulay sa Quezon. Nakaligtas naman kaya? Hindi bababa sa 38 na karamihan ay estudyante. Patay sa salpukan ng dalawang tren sa Greece. Ang latest na parangal na nakuha ng bansa bilang best dive destination sa buong Asia. Sa mundo ng musika sa Amerika, hindi biro ang makikipagsapalaran. Tulad nito kababayan nating naging puhunan ng kanyang mapapait na karanasan at kayo gumagawa na ng sariling pangalan. Mga kapuso, sumuko po ang isa sa mga umunoy naglibing sa hazing victim ng Tau Gamma Phi Fraternity na si John Matthew Salilig. Ang detalye, inalam ni Luisito Santos ng Super Radio, DCWB, LA. Yes, Emil, sumuko ang isa sa mga umunoy naglibing sa hazing victim na si John Matthew Salilig. Ayon kay Cavite Provincial Police Director, Police Colonel Christopher Olazo, alaw na imedya ngayong hapon ng voluntaryong sumuko kay Cavite Governor John Vic Remulla, si Daniel Perry, 27 taong gulang, estudyante ng Adamson University. Sinabi ni Colonel Olazo na inamin sa kanyang salaysay ni Perry na isa siya sa mga naglibing sa biktima matapos na mapag-utusan. Napilitan umanong sumuko ang suspect dahil sa konsensya at natatakot na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Isa rin siya sa mga nag-udyok, sa kanyang pagsuko ay ang pagsuko na rin ng iba pa niyang mga kasamahan. Samantala, nakatakda namang i-turn over ng Cavite Police sa Binian City Police Station itong ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa GMA Integrated News, ako, si Luisito Santos ng Super Radio DCWB. Dapat alam mo! Maraming salamat, Luisito Santos ng Super Radio DCWB. Mga kapuso, ito naman ang ulat panahon na dapat alam mo. Patuloy na umiiral po ang hangin umihan o northeast monsoon. Malamig po yung hangin na yan, minsan may dala pong pag-ulan. Ayon sa pag-asa, apektado po nito ang Luzon, lalong-lalo na po ang northeastern portion ng Luzon. Dahil dyan uunanin po ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon Province at Oriental Mindoro. Posible din ang light rain sa Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maaari ding ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Ang landslide sa Peru at ang malaking sunog sa Mexico sa mga balitang inalam ni Bam Alegre. Gumuho ang bahaging yan ng bundok sa Central Peru. Natabunan ng rumagasang putik ang hindi bababa sa 10 bahay at maraming puno. Nadamay rin ang ilang tindahan at taniman ng saging. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga otoridad. Kitang-kita ang maitim at malaking usok na galing sa nasusunog na pabrika ng plastic sa Ecatepec, Mexico. Bukod sa mga manggagawa ng nasabing pabrika, pinalikas na rin ng mga otoridad ang mga residente malapit sa lugar, gayon din ang mga manggagawa sa iba pang pabrika. Iniimbestigahan pa ng Fire Department ang sanhi ng sunog. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kuha naman tayo ng update kaugnay sa estudyante ng Adamson University na natagpo ang patay sa Cavite dahil sa umunoy hazing ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Makakausap natin si Police Lieutenant Colonel Michael Batuktoy, ang officer in charge ng Imus City Police Station. OIC, magandang hapon. Welcome sa Dapat Alam Mo, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir, sa mga nakikinig po. Hepe, kamusta ang pag-usad ng inyong pagsisiyasat sa pagkamatay kay John Matthew Salilig? Batid po namin na ito ay hawak na ng Binian Police, pero yung partisipasyon niyo po, sir. Go ahead. Yes, sir. Kanina, sir, pa may sumuko po na nag-surrender po na isang membro kay Governor po Remulla.
May nadagdag na po ba sa mga sumuko sa mga suspect at ilan na ang kabilang sa iimbestigahan ninyo sa pagkamatay po ng biktima OIC, sir? Sir, di bali ang investigation po ay hawak ng Binyang Police, pero tumutulong pa rin po ang Cavite Police sa pag-usad ng investigasyon. Kanina nga po may nag-surrender kay Governor. Kasama ko po si Provincial Director Christopher Ulaso po, hepe po ng hepe ng 13 at ako po nireceive po namin yung nag-surrender. Opo. Tapos po tinurn over po namin sa Binyang Police. Opo, OIC. Nais lamang ho naming malaman, ano ho? Paano ho nakapag parating ng interest ng pagsuko itong tao sa inyo at paano niyo ho iniayos yung kanyang pagsuko? Go ahead, sir. Di ba, Lisa, na nagsabi siya sa magulang niya na hindi siya mapakali dahil nandun nga po siya noong nangyari. Tapos lumapit po sila kay Vice Mayor po ng Kansas, si Vice Mayor Matro. At sinamahan naman po ni Vice Mayor Matro kay Governor Remulles. Opo, sa mga oras na ito, OIC, meron pa ho ba tayong inaantabayan ng mga susuko pa o nagpadala sa inyo ng mga interest o surrender feelers, sir? Sa ngayon, sir, wala pa. Pero ang sabi po niya, may kasama pa siyang taga Cavite. Alright. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Michael Batuktoy, ang officer in charge ng Imus City Police Station. Samantala, mga kapuso, sa kauna-unahang pagkakataon, narating ng GMA Integrated News ang bahay kung saan isinagawa ang initiation rites. Dito po, nakasabay natin ang PNP Soko na nakakolekta ng mga tinatawag na vital evidence sa crime scene. Yan ang aking kwentong Dapat, Alam Mo! Sa Sumangil, Walang Atrasan. Mga kapuso, ito po ang tinatawag na Muñoz Compound. Sakop po ito ng Barangay Kasile, Binyan, Laguna. Sa lugar na ito, mga kapuso, sinasabing isinagawa ang initiation rites. At sa kauna-una ang pagkakataon, dadaling ko po kayo kung hanggang sa ang lugar lang tayo maaari para ipakita sa inyo yung itsura ng crime scene. Isa sana sa makakatulong sa investigasyon, ang CCTV na yan na nasa kanto ng eskinita at ng looban na ito. Subalit ayon mismo sa punong barangay, hindi ito gumagana makaraang maapektuhan noong nagdaang bagyo. Mula ko dito sa tinatawag na parang main road, tayo ay naglalakad ilang hakbang, mararating natin ang isang parang duplex o compound. Ayon sa investigasyon ng Laguna Provincial Police Office pati na ng Binyan City Police, dito po isinagawa ang initiation rites. Kagagaling-galing lamang dyan ng mga operatiba ng PNP, scene of the crime. At yun hong nasa dulong bahay na yon, kung inyo makikita, hindi ho ito tapos at tila ba parang abandonado. Dyan nakasentro ang investigasyon ngayon ng pulisya. Sa second floor, sa ikalawang palapag po ng structure na yan, sinasabing isinagawa ang initiation rites. Mayroong mga ebidensyang nakuha ang pulisya kanina. Nag-aantay lamang po ako ng kumpirmasyon kung alin ho ba rito yung mga nakuha nilang makakatulong sa kanilang pagsisiyasat. Tahimik po sa lugar na ito. Kung inyo makikita, sa aking kaliwa, meron hong kapitbahay, sa aking harapan, maging sa aking kanan. Pero wala ho ni isa sa kanila ang gustong magsalita ukol sa pangyayari. Ayan, samantala po, after 8 months, back to vlogging na sina Janelle Mercado at Dennis Trillo. And this time ha, ipinasilip nila ang kanilang mountain hideaway. Ibinida ng Kapuso couple ang kanilang container-inspired rest house sa Rizal. Fully furnished na ang guest house at staff house at very minimalist din ang mga disenyo nito. At may greenhouse pang gawa naman ng ama ni Dennis. All right. Mahalaga na bago pa isilang ang isang bata na paghandaan na ang ipapangalan dito. Dapat kasi pinag-iisipan niyang mabuti dahil ang pangalan hindi basta-basta nagbabago. At sa bilyong-bilyong tao sa mundo, kaya pa ba makahanap ng unique na pangalan yung sadyang iyo lang?
Maokay yan ha. Challenging yan, Kuya Kim. Pero kapag malikhain ang isip at porsigido ha, kahit pa nga mukha o tunog, eh nakakatawa, eh may mahahanap na unique na pangalan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Di biro ang mag-isip ng ipapangalan sa anak. Kanya-kanyang diskarte mga nanay at tatay. Kung ang uso nun ay humanap sa kalendaryo ng magiging kapangalang santo, madalas ngayon sa mga sikat na tao o celebrity naman nakikiuso. Pero kung unique na pangalan ang gusto, madalas na teknik ni na mommy at daddy mix and match ng kanilang mga pangalan. At may ilan pang magulang na gagawin ng lahat, wala lang makapangalan ang kanilang anak. A, B, C, D, G, H, I, J, X, Y, J, A. Yes, you heard it right! Mapapakanta talaga ng alphabet song kapag binasa ang birth certificate ng magkapatid na ABCDE, GHIJ at XYZA. Ang pangalan na si ABCDE na kilala din bilang Abby, aminadong mahirap at nakakalitong bigkasin ang kanilang pangalan. Tatanungin nila ako, totoo ba? Yan ba talaga yung pangalan mo? Sabihin ko, oo, ABCDE. Pangalan ko talaga ABCDE, 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 ganun. Si GHIJ naman, kung hindi raw Gij, eh Gig naman, basa sa kanyang pangalan. Marami pong pagkakamali silang na papuronan sa pangalan ko. Isa na po doon yung sinabi ko kanina, Gigs. Kaya kailangan po bigasin talaga ng maayos. Gig po, yun. Parang ganyan. Sa kanilang tatlo, si XYZA na tinatawag ding Saiza o Seiza ang may pinakamadaling bigkasing pangalan. Sa akin, Saiza, Saiza, o parang hindi naman na papronounce na yung Z. Saiza, ganyan lang. Hindi na po ako na problema para ano, i-correct sila. Ang utak sa likod ng kanilang pambihirang pangalan, ang kanilang tatay na si Florian. So I was tempted nga na pangalanan sila ng 1, 2, and 3 noon eh. Pwede na siguro ano, alphabet na lang. So piniframe ko kung paano. So sabi ko, A, B, C, D, E, okay naman kasi mapapronounce mo naman. Tapos yung tanggalin yung F, sunod G, H, I, J. And then yung Saiza, X, Y, Z, balik sa A. Na ngayon, nagtataka kayo bakit yung pangatlo, nag-iba yung pangalan. Nagkataon kasi babae. Kung naging lalaki sana, Stub sana yon. Kasi Q-R-S-T-U-V. So, Stub. Ang nanay namang si Rita, naaaliw din sa pangalan ng kanilang mga anak. Eh, hindi lang po nagtataka kasi nga, eh, napag-usapan lang po namin yan nung umpisa pa lang bago pa sila ipinanganak na yan yung pangalan niya. Literal, nung bigla silang na-airin, nung bigla na ganito, nagaganon nila, unique daw. May dagdag din na ano, kagandahan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kaunti lang ang bilang ng unique names gaya ng magkakapatid na Reynado. These are unique names, no? Naging common na rin kahit papano yung X, Y, Z is a name na medyo nagagamit po talaga yan. Yung pangalawa ay yung second child. Parang yun yung encounter na pangalan. Hindi siya common yung J-H-I-J. Bagamat mahirap bigkasin, nakakalito o kaya na may nakakatawa minsan ang may unique name. Mainam din daw na walang kapangalan. Marami tayong mga nakakamatch na mga different names. Yung mga common names, most probably magkakaroon din ng error of verification kung hindi po kumpleto yung tama na ibibigay ng mga information. Kaya naman ang magkakapatid na Reynado, maingat sa kanilang mga dokumento para iwas dito sa marami. Katulad ni Abby na minsan daw binago ng kanyang teacher ang kanyang pangalan sa isang attendance sheet sa pag-aakalang wrong spelling lang. Inayos niya talaga yung attendance sheet kasi hindi siya naniniwalang ABCDE pangalan ko. Pinalitan niya po ng O yung C. So tawag niya sa akin, Abode. Akala niya din po, lalaki ako. So nagulat siya nung pag-raise ko ng hand, babae. So tapos tinanong niya, Abode, Abode, is there Abode here? Siya po, ABCDE po sir, it's ABCDE. Ah, so the spelling here is correct? Yes po. Kaya lagi raw alisto si Abby sa spelling ng kanyang pangalan dahil mahirap daw maghabol ang record sa mga engineering student gaya niya. Si Seiza na napagkamalan ding wrong spelling ang pangalan. Valid ID raw o birth certificate daw ang panlaban. Mala alphabet man ang kanilang pangalan, proud daw sila sa binibigay ng kanilang mga magulang. I will never change my name. Gusto ko talaga na tinatawag ako ng name na gato kasi para ang ganda pakinggan. Isa nga po talaga to sa nagpa-unique ng aking pagkatao tsaka sa aking buong buhay. Hindi sa haba o ikli ng pangalan na susukat ang galing o halaga ng tao. Hindi rin batayan kung maganda sa tunog o nakakatawa ang bigkas. Ano man ang pangalang bininyag sa atin, dapat itong alagaan at huwag dudungisan dahil yon ang tunay na mahalaga, ang may malinis na pangalan. Kamangha-mangha ang Northern Lights Display sa Anchorage, Alaska. Nakunan sa time-lapse video ang tila pagsasayaw ng mga kulay sa langit.
Dapat alam mo na ayon sa National Weather Service ng United Kingdom, ang Northern Lights o Aurora Borealis ay epekto ng solar activities o yung banggaan ng charged particles sa solar wind at molecules sa upper atmosphere ng mundo. Bukod sa Alaska, makikita rin ang Northern Lights sa Iceland, Sweden, Norway at Canada. Ito naman ha, ang nararamdamang stress, hindi dapat ginagawang biro lang at inidedma. Hinay-hinay lang po kapag nakakaramdam ng stress at humanap ng tamang paraan para matugunan ng pagod ng katawan. Dahil ang simpleng stress, naku, maaari palang magdulot ng mas malalang sakit na siyang tunay nakaka-stress. Yan ang kwentuin na lang ni Marisol Abdurrahman. Sino ba naman ang gustong ma-stress? Hinay-hinay lang dahil ang hormone na tumutulong sana sa katawan para malabanan ang stress o pagod maaaring magdulot ng komplikasyon kapag nasobrahan. 2019 nang mapansin ang 22-anyos na si Jocelyn ang biglang pagbabago sa katawan. Nung una po kasi irregular mens po, madaming buhok sa katawan, tapos nananabana po talaga ako ng paunti-unti po. Nag-research online si Jocelyn tungkol sa mga nararamdaman. Lumabas nga po is PCOS, yun po yung common daw po na symptoms. Pero ang inakalang sintomas ng sakit na polycystic ovary syndrome o PCOS, lumala at nadagdagan pa. Mas namaga po yung mukha ko, tapos lumabas na rin po yung mga stretch marks sa may tiyan ko. Bali, sobrang hindi na din po ako parang makabangon kapag nakahiga ako. Doon ko po talaga inano na magpa-check na po sa doktor. Nagkaroon din siya ng malaking bukol sa batok. Una po akong nagpunta sa OB pero wala pong nakitang mga cyst. Nagpalipat-lipat si Jocelyn ng doktor para malaman ang kanyang tunay na sakit. Parang na-misdiagnose pa din po ako noon with lupus. Kaya meron isa pong doktor na to prevent daw po na mapunta sa lupus, pinainom niya po ako ng yun daw po ay nagko-contain ng steroids. Hanggang kumonsulta siya sa isang endocrinologist o espesyalista sa mga hormone-related diseases. Dito niya nalaman na meron siyang sakit na Cushing's syndrome. Ang Cushing's syndrome ay kondisyon kung saan naglalabas ng hormone na cortisol ang katawan na higit sa normal na level. Cortisol ay isang hormone na tumataas pag under stress ang isang tao. Isang hormone na nakakaapekto sa lahat ng organs ng katawan. Kwento ni Jocelyn, mantinding stress ang kanyang naranasan nung pumutok ang pandemic. Papasok na po ako for senior high and bigla naman po nag-pandemic. Ang dami po nagsasabi, tumataba ka na, ganyan. Na-stress na po ako, lagi lang ako nakakulong sa bahay. Nakaapekto rin ang binigay na gamot nang ma-diagnose siya. Halos lahat ng sintomas ng Cushing's syndrome nakita kay Jocelyn. Tinatawag yung moon phases, yung mukha po eh bumibilog po parang buwan. Meron po kami tawag na buffalo hump, nagkakaroon po ng parang bukol po dito sa may likod, sa may bandang batok po, sa may baba po ng batok. May mga features po ng mga stretch marks na mapupula. Nagresulta rin ito sa pagkakaroon ni Jocelyn ng type 2 diabetes, mataas na cholesterol level at blood pressure. Ang kondisyon ni Jocelyn nagkaroon ng komplikasyon na tumor sa utak. Takot ang nararamdaman ngayon ni Jocelyn. Natakot po ako agad kasi alam ko pong kailangan siyang operahan. Nitong Enero, sumailalim si Jocelyn sa gamma knife radiosurgery. Sa Jocelyn po kasi, marami po kasing mga ugat or mga blood vessels na nadidikitan na yung bukol. Natanggal man ang tumor sa utak, nag-iwan naman ng Cushing's syndrome ng habang buhay na marka kay Jocelyn. Habang buhay niya kasing haharapin ng sakit na diabetes at hypertension. Bukod dito, ipinagbabawal sa bansa ang gamot na sana'y makapagpapagaling sa Cushing's syndrome. Konti lang po ang gamot na pwedeng ibigay po para sa Cushing's syndrome. Kaya napilitan humanap ng alternatibong gamot ang doktor para kay Jocelyn. Malaking pasanin sa pamilya ni Jocelyn ang kanyang gamutan. Inaabot kasi ng halos 50,000 pesos ang gamot ni Jocelyn kada buwan. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ni Jocelyn, nananatili siyang positibo. Mas lalo po akong nagiging thankful kasi nakakahinga pa ako, nagising ako sa umaga. Mas masarap po palang mabuhay, gusto mong lumaban para sa sarili mo, ganun. Kaya si Jocelyn, YOLO mo dahil you only live once nga. Gusto ko na lahat gawin. Siyempre, mag-iingat pa rin po dahil may nararamdaman pa din naman po ako.
hindi malalaman kung kailan darating ang mga pagsubok sa buhay. Kaya sa halip na may stress sa paghaharap dito, buong tapang na lumaban na may pananalig sa Diyos para ang tamang solusyon sa problema ang mahanap at hindi komplikasyon. Ako si Marisol Abdurrahman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. DJ, pahinging ako ng beat dyan. Ako si Kuya Kim, pero meron akong apelido. Mahilig ako sa kung ano-ano, basta trivia, di ako basta zero. Break it down. Pwede na, no? Etong susunod nating kwento, wala man lang sa lupang sinilangan, maingay naman ang pangalan sa Amerika. Yo, yo, yo! Philippine represent! Laki man sa banyagang bansa, Pinoy culture still runs in his blood. Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Break it down. Laking Amerika man, garantisadong pusong Pinoy pa rin. Kamusta kayo sa inyong lahat? Ako si Talilo Marfil. Japanese, what's up? Boy! Kamusta kayo? Pangmalakas ang rap daw ang kanyang handog sa bayan. We some big flips, pero ang pare ko, he a big flip. Ang up-and-coming Phil-Am rapper na si Talilo, all the way from Iloilo. Dalawang taong gulang pa lang si Talilo na mag-migrate sila ng kanyang nanay sa Portland, Oregon. Pero ang inakala nilang magiging magandang buhay sa Amerika, na uwi raw sa paghihirap. My mother came with my father. My father was in the army. My mom was kind of forced to come to America. She didn't want to come here. And I grew up in an abusive environment where there was a lot of racism towards Filipino people. Dahil dito, minsan na rin nalihis ang landas ni Talilo at nakulong noong siya'y minor de edad. As a youth, I was in and out of jail, like stealing cars and robbing people, getting into fights, drinking, doing drugs, all that. Looking back now, it's kind of like not having an identity, like not really understanding where I came from. I was homeless when I got released and I went through a lot of different programs. Musika ang naging pag-asa at gabay ni Talilo. Ngayon, unti-unti na siya gumagawa ng pangalan sa industriya. I was introduced to rap culture because hip-hop, I guess, for a lot of Filipinos in America that grow up poor and in poverty, and the general language of the streets and poverty is hip-hop. I kind of gravitated towards hip-hop as a way to express myself. What drew me to it was just the freedom, like the control of saying what you wanted to say, going against the social norms and voicing out like social issues. Pero hindi naging madali para kay Talilo na gumawa ng tatak Pinoy rap. One of the things that I tried to kind of stay away from was Filipino culture for a while. And the reason why is because I guess for me, I figured being in America, people wouldn't accept Filipino culture as much as if you make it more relatable and more broad. Shout out to my manager, Giovanni. She had a conversation with me one day and she told me that, but that's who you are. Ito ang naging dahilan para gawin niya ang kantang Big Flip. Flip was a nickname for us Filipinos. We some big flips, pero ang pare ko, he a big flip. When I made Big Flip, the original intention of that was to do kind of like a play on words, because when you think about the word flip in America, it's like you're multiplying money. You multiply something, you're creating something, you represent the cultura, that's a big flip. And if you're a leader in the community, you're a big flip. Kakulab ni Talilo ang ilang Pinoy rappers mula Portland. Catch me eating with my hands. Na sinambeta rin. Yeah, JR the Barber. I want gold like the Rajas. At Swiggle Mandela na tumong Cebu. My dad is a professional guitar player. Growing up, he would always listen to just everything. Well, with Big Flip, it really blew up nationally, internationally. A lot of the times, it's people saying, you know, they're happy to be represented. Shout out to Talilo because this was his song. He decided to bring us all together. Naging panata rin ni Talilo na tumulong, kaya tinatag niya ang ascending flow. Tinutulungan ng mga kabataang nawalan o iniwan ng mga magulang na mabigyan ng pagkakataong mahasa ang galing sa musika at sining. Started it in 2017 because I seen kids were being connected with like music connected to mental wellness. We created this program and got the funding and built the relationships to serve the community. And we work with kids 18 to 21 and help them become independent and heal from the traumas they've been through. What's in store pa nga ba kay Talilo? What I can say is that the next projects that I'll be releasing will be with big, very big artists, mainstream artists. It'll be amazing to tour the Philippines. Don't be ashamed of who you are. I grew up
with Filipinos ashamed of their skin, ashamed of their culture, ashamed of their pangot nose. Be proud of your roots. Nandito kami na yon. Pinoy tayo. Flip boy dip down in a lolo. Hindi talaga may kakaila ang galing ng Pinoy sa malupit mang kantahan o pag-ahon sa mga pagsubok ng buhay. Basta't may tiwala sa sarili at pinagmamalaki ang pinanggalingan. Back-to-back Taragogi bilang best dive destination ng Pilipinas sa diving resort and travel show sa Malaysia nitong nakaraang buwan. Limang bansa ang nagtunggali para makuha ang titulo sa pinakamalaking diving expo sa Asia. Bukod sa Pilipinas, kabilang ang Malaysia, Indonesia, Japan at Maldives sa mga bansang pinagpipilian. Layan ng expo na hikayatin ng mga diver na maging champion sa marine ecology. Ayon sa Department of Tourism, patuloy nitong i-develop at ipopromote ang bansa bilang isang ideal na travel destination para sa lahat ng turista. Samantala, nag-inspirasyon daw ni English singer-songwriter Ed Sheeran ang kanyang mga dagok sa buhay para sa kanyang bagong album na Subtract. Patong-patong daw na pagsubok ang kinaharap ng singer sa loob ng isang buwan noong nakaraang taon. Nagka-tumor ang kanyang misis habang nagbubuntis. Namatay ang kanyang best friend at nagkaroon siya ng depression. Kaya ang album niyang One Decade in the Making ay napalitan ng kanta in one week. Sabi niya ang pagsusulat ng kanta ay ang kanyang therapy. At yan ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas, 5:30 ng hapon. Tandaan, wagi ang may alam. Kaya dapat... Alam mo! Oh, oh, dapat alam mo.